Good morning mga mi. Habang nagko-coffee ako, syempre magigi-chika ako sa inyo about sa mga update-update dito sa nangyayari sa home. Hindi tayo pahuhuli sa mga chika mga mi. Syempre awareness na din po sa ating mga kabayan dahil eto nga, may kabayan tayo na minamaltrato ng kanyang amo. And take note, yung amo niya is kapwa natin Pilipino. Pilipino at Pilipina, mag-asawa po. Pero ang nananakit lang sa kanya is yung amo niyang babae. Yung amo niyang lalaki, walang ginagawa. Hinahayaan lang niya yung kanyang misis na saktan si kabayan. So which is parang considered na rin yun na nananakit dahil siya. Kasi parang hinahayaan niya yung misis niya na saktan yung kabayan natin. Napakasad no, kasi kapwa natin Pilipino, hindi porke naging amo sila dito sa Hong Kong, sa bansang Hong Kong. Eh, ganun na rin yung gagawin. Si kabayan, nakapag-decide na finally na mag-file siya ng kaso, walang atrasan, tsaka hindi talaga siya magpapa-areglo. So, hopefully si kabayan, paninindigan niya yung hindi siya makipag-areglo para matuto yung mga kabayan natin dito, mga porke nagkaroon ng magandang, alam yung magandang posisyon dito sa Hong Kong, may mga magagandang trabaho. Inaabuso nila yung mga kapwa natin Pilipino. Di ba nga, dapat na lang talaga kumuha sila ng ibang lahi. Ang sakit sa pakiramdam na, alam yung, instead na maging happy ka dahil kapwa Pilipino mo yung magiging amo mo, alam mo na parang magiging mas komportable ka, pero sila pa yung mananakit sa iyo, sila pa yung magiging dahilan ng ikapahamak mo. Pero ganun talaga, hindi naman natin hawak ng isip ng tao. Hindi ko alam kung bakit ganun yung mga nagawa nila. Naman agad nagreklamo yung si kabayan. Pero finally, ngayon nga nakita ko din doon sa vlog ni Kainday na nagreklamo talaga siya. Nagpatulong na siya sa pinsan niya para ma-rescue siya ng mga pulis. And finally, na-rescue siya tapos nagpa-medical na siya. And wala na talagang atrasang daw, talagang ipa-file niya talaga ng kaso. So hopefully mabigyan ng leksyon yung mga ganung klaseng tao, mga ganung klaseng kabayan natin na nagkaroon lang ng magandang posisyon dito sa ibang bansa, lalo dito sa Hong Kong, eh parang magiging ano na sila, nagiging abuso na talaga. Napawonder ako, bakit kaya hindi na lang nila binalik sa agency or ganun, tapos kumuha na lang ng bago, para wala na sanang sakitan, kasi yung mga national nga dito, yung mga taga dito nga, ano yun sila, alangan pa nga yan sila kung manakit sa, ano, sa mga kasambahay nila, lalo pag mga Pinay. Alangan pa nga yan sila dahil talagang mga tao dito takot talaga sa batas. Yung nga lang, dahil may time na yung emosyon siguro nila hindi nila nakukontrol, talagang nakakapanakit sila dahil lang naman, tao lang naman tayo. Pero ano na tayo sa punto na mayroon namang pwedeng paraan para hindi na mangyari yung mga ganong bagay. Akala kasi ng iba dito, okay talaga yung mga amo, ganyan. So naku, hindi mga mi, kahit kapwa Pilipino yung magiging amo mo, wala. Nga ka talaga kapag masama ang ugali nila, masama talaga yun. Mahirap talaga makipagsapalaran. Kahit sabihan pang Pinoy, minsan nga, mas maigi pa nga yung talaga ibang lahi yung magiging employer mo. Kesa sa kapwa mo Pinoy. Sabi nila na safe dito sa Hong Kong, safe naman. Pero kapag nasa loob ka ng bahay ng mga employer mo, ay naku. Ewan ko na lang kung ano magiging safe talagang wala. Hindi mo masabi kung hanggang saan yung assurance mo kapag nangamuhang ka dito mapa-ibang lahi man or kapwa mo Pilipino. Kaya good luck na lang sa mga may amo dyan na Pinoy. Hopefully yung mga amo nyo kahit na sabihin natin na may mga ugali. Sana huwag na umabot sa punto na magsakita kasi talagang may black eye si kabayan. Sana mabigyan ng leksyon yung kapwa natin Pilipino na nanakit sa kabayan natin na katulong. Natauhan si kabayan at nagpursu na siya na pakasuhan yung naging amo niya na kapwa natin Pilipino dito sa Hong Kong. So yun lang mga mi. Huwag kayo mag-expect na porque Pilipino ang magiging amo niyo dito sa Hong Kong, yung magiging okay na. Minsan mas ma-okay pa nga yung taga dito talaga maging amo mo. Mas takot yan sila sa batas. Yun. So yun lang mga mi. Ingat-ingat!